So hello Queens! Welcome to our house! So eto na Queens ang ating update sa ating renovation. But for today Queens, isha-share ko sa inyo yung pagpupruning namin Queens ng ating mahal na Indian mango. Ayan, tinatalasan lang namin siya Queens kasi syempre kapag masyado na siyang mayabong, sayang naman yung view ng ating bahay Queens. Yung ating pag nag-e-effort na pagandahin. Ayan, para naman makita din ng ating mga kapitbahay, ang ating surrounding at ang ating bahay na talagang pinapangarap. So, importante din Queens sa mga puno, gaya ng Indian mango na tinitrim talaga sila yearly. Ang tawag doon ay pruning. So, tinatanggal mo yung mga excess na mga dahon, excess na mga sanga-sanga niya. So, eto Queens yung mga ibang halaman dito sa aming Garden of Eden. Ayan, sure. Ito yung garden nila, Jowa. Ayan, dito sila nagtatanim ng iba't ibang mga ornamental plants din. Tapos mahilig sila, Queens, magtanim ng iba't ibang gulay. So, meron sila dito so far na okra. Meron din silang mga talong. At talaga na-harvest at nakakain namin yan, Queens, every time na kailangan namin ng mga ganyang klase ng gulay. So far, umuwi na yung mga manggagawa, Queens. Kasi medyo maulan kanina. So, sabi nila, kailangan tirik ang araw kasi pag nagbuhos sila dun sa ating balcony, syempre kailangan na talagang solid ang araw para talaga matuyo agad-agad. So, Queens, ito yung mga updates so far. So, ang dami nating mga bagong hinakot na mga lupa dyan at pati mga tinibag na mga paders, Queens. So, ito, Queens, yung ating pader na binuhusan na rin nila kahapon. At ito yung extension para sa ating bakuran. Ayan. So, tataasan pa yan, Queens, ng isa pang layer ng hollow blocks. Kasi ayoko na nakikita or nakikita tayo ng kapitbahay sa magkabilang gilid, ganun. Gusto ko kasi yung may privacy pa rin ako, ganun. Syempre kapag meron tayong mga bisita, ayaw natin na sinisilip or pinapakailaman yung mga eksena natin sa buhay. Ayaw ko yung ganun, lalo na kung wala namang naiaambag sa buhay ko. Tapos kumakapagsalita, kala mo kung sino na kala mo eh. Sila ang may hawak ng buhay mo at mas alam nila kung anong nararapat para sa'yo. Sure, hindi. Ayoko lang ng mga ganong klase ng tao. So, eto Queens yung ating update kung saan, ayan, tinibag na nila Queens yung dito sa ating front or ating main entrance. Ayan, Queens. Sobrang excited ako dito, Queens, kasi eto yung parang magiging welcoming area natin sa ating mga bisita in the future. Ayan. So, tinira nila Queens tong isang bahagi ng ating bintana na dating lumang-luma. Kasi parang dagdag tibay na rin yan, Queens. Parang siguro tatapalan na lang nila yan ng semento. Tapos yan na yung pinaka magiging braces ng ating bako dyan. So, ito, Queens, yung meron pa tayong dadagdag dyan. So, papalitadahan pa nila yan, Queens. Sinabi ko na kinisi nila kasi ayaw naman natin na every time nasasandal tayo, Queens, ma-feel natin na talagang parang hindi tayo safe. Kasi talaga maaligas-gas, Queens, yung mga pader na yan. So, okay lang kahit magdagdag tayo ng kaunti sa mga materials since sa bahay naman natin gagamitin sa kaya hindi siya nakakapanghinayang, Queens. So ito, Queens, yung update sa may likuran natin at sa may kusina and sa / dirty kitchen or exterior kitchen, sabi nga ni Miss Chris Aquino. Ayan, ganun. So nagyayaman-yamanan ng eksena, feeling era. So ito ang ayan, kung nakikita niya parang guhit, Queens, ayan, titibagin din yan, Queens, kasi maglalagay tayo dyan ng malaking sliding window. Ayan, gusto kasi natin, Queens, na parang tagusan ang lahat ng mga natural lights sa loob at labas ng ating bahay. Ayoko na kasi, Queens, yung nakukulong yung ating bahay, tapos lalo na kapag nagluluto tayo ng mga maalinga so na pagkain or yung mga maaamoy na ulam kagaya ng pritong tilapia o pritong bangus, basta anything na mga masangsang ang amoy or yung sobrang tapang na amoy, ayaw natin na na-stay sa loob ng ating bahay. So kaya naglalagay tayo dyan ng malaking area kung saan makakalabas ang hangin. So dito sa side na yan, Queens, magtitibag pa din dyan para naman dun sa may likuran, doon naman ng ating airflow. So eto, Queens, so far nakikita nyo yung parang butas doon. So doon yung drainage mula sa ating balcony sa second floor sa ating master's bedroom. So eto, Queens, ang update naman sa mga materyales. So nagpabili na naman sila kahapon ng 10 pieces ng Rizal cement para siguro gagamitin na yan para sa pamorma ng mga
apador natin sa second floor, Queen. So ayan, nagbigay tayo kanina ng pamerienda. Ayan, pasasalamat lang sa lahat ng gumagawa dito sa ating bahay. Kasi sobrang lakas ng ulan, Queens, kanina. So yung iba doon talagang nabasa at talagang umefort talaga. So kailangan bigay naman tayo, nagpakapi tayo, Queens, ng 3-in-1. Nagbigay tayo, Queens, para maimita naman kanilang sikmura at para naman talagang ganahan sila magpukpukpukpuk sa bahay at magsisemento ng kung ano-ano, ganon. So ayan, so parang pa-thank you na lang, ayan, para si Pagan din nila. Kahit na meron silang bayad, syempre iba pa rin yung kawanggawa or parang kusang loob mong binibigay sa kanila, Queens. So dito, Queens, ang plano ko dito natin ilalagay ang ating altar, ayan. Tapos magpapalagay tayo dyan, Queens, ng magandang ilaw in the future. I don't know kung yung pendant chandelier na lang ilalagay natin dyan para hindi masyadong heavy, kasi ayaw naman natin na masyado mabigat yung ilalagay natin doon kasi baka bumagsak, kasi hindi natin alam yung tibay niyan eh, kung kakayanin niya yung mabibigat na chandelier. So siguro yung simple na lang, pero but elegant pa rin siya pag tinignan siya, Queens. So eto na, so far, Queens, na tibag na nila at talagang kitang-kita nyo na talaga ang ating surroundings. Ayan, i-imagine ko na, Queens, ang ating eksena dito kapag kasama natin ang ating pamilya. Ayan, ang aking mga pamangkin na talagang minamahal ko din talaga kahit minsan na kami magkita. Ayan. So ko kasi every time napupunta sila dito, every time may occasion, kagaya ng birthday ng aking pamangkin na si Glendale. Ayan. Mostly, Queens, nagsiselebrate kami sa bahay. Ayan. Especially sa mga pagkakataon ng Christmas. Ayan. Siyempre, kailangan bonding kayo ng pamilya, diba? Sama-sama. Tapos, nandun kayo sa bahay nyo. Feeling safe kayo. Pati na sa New Year, Jean, Queens, diba? Kapag sa New Year, ayan. Ang ganda dyan tumambay, Queens, sa ating balcony. Tapos, siyempre, makikita natin yung mga fireworks. Ewan ko kung pinagbabawal dito, Queens, yung mga fireworks sa Cavite. Not sure. Kasi parang ito yung parang second time ko pa lang sa Antatiera na mag-New Year. Pero last year, nung nagputukan, ayan, lumaban din naman ang mga taga rito sa Alta at talagang nagsipaputukan sila. Bawat bahay nagpaputok talaga. Ganon. Kung ano-ano pinaputok nila. Mga sinturo ni, ano, ni Kemerut, ganon. Mga luces ni Kembolar, ganon. So yung mga switches, Queens. So tinatry namin kung pwede pa siyang gamitin. If hindi na, Queens, yeah, wala tayong choice kundi palitan na lahat yan. Chine-check ko na kasi para isang order na lang. Ordering ko lahat yan sa Shopee. Maghanap tayo ng magandang supplier, Queens. Kasi ang gusto ko sana dyan yung parang yung ilaw ko dati sa bahay ko dun sa Southern Heights, yung may indications kung meron siyang power or wala, ganyan. Para every time na madilim, Queens, kita mo pa rin, di ba, yung pipindutin mo. So ito na, Queens, ang update sa ating balcony extension sa may ating master's bedroom. Ayan, oh. Na-imagine nyo, Queens, di ba? Ang ganda dyan, oh. Kitang-kita mo yung mga fireworks kaliwat kanan, harap, likod. Ayan, makikita mo ang mga nagliliwanagang mga fireworks dyan in the time na kapag nag-New Year na, diba? Tapos dito kayo, pwede din kayo dito mag-celebrate, no? Maglalagay kayo dyan ng, ano, Queens, ng parang table o kaya ng, pwede din video okay if ever, no? I don't know, kasi hindi pa natin masyadong, alam mo, ang eksena talaga, sobrang ka-excited natin, hindi natin alam kung ano magandang i-ano dyan, ilagay dyan. Pero so far, yung palang yung imagine natin. So, in-inspect namin ni Bunso yung mga bagay-bagay na ginagawa nila, diba? Para every time na merong hindi tayo nang gandang nakita, ayan, pwede natin ipabago agad sa kanila kasi, diba, ayaw natin na maging tsaka ang ating bahay kasi syempre binabayaran mo sila, so syempre para masulit din yung ibinabayad natin, Queens, sa kanila kasi para maging happy din naman tayo kapag tinirahan na natin yung bahay. So ayan yung, Queens, yung nakita nyo sa baba kanina, yan yung drainage. So ito yung katabi nating unit, Queens, tignan mo ang kanilang tulo ng tembular nila dyan, alulud nila, napunta sa atin. So, baka gawan ko na lang ng paraan yan since wala pang nakatera dito sa unit na ito eh. Tignan mo, oh, ang lawak ng kanilang likuran kasi nagsobra sila sa lupa na dapat na hindi naman kanila. So, ewan ko sa kanila, balas titibagin niya kapag dinevelop na yun sa likuran natin, Queens, na lupa. Pero so far, safe pa naman sila. So, bahala na sila dyan magtibagan in the future. Basta tayo, sumunod tayo sa batas, ganun. Ayaw natin na mga lumalabag sa batas. So, tignan mo, Queens, yung taniman ng kapitbahay. Napakaganda, no? Parang naglatag sila dyan ng artificial grass. Ang ganda-ganda, diba? Tapos ang linis. Tapos etong, Queens, yung likuran natin, ayan, meron siyang extra pader. So, hindi ko alam kung papatibag ko yun or wag na kasi dagdag trabaho na naman yun. Magbabayad na naman tayo dyan. So, baka ito, baka ipalinis ko na lang.
ayan. Or kung hindi man, baka makabili ako ng kalaykay, yung pang matibay na kalaykay na talagang pwedeng ipanglinis dyan. Baka kami na lang din ni Bunso, humingi na lang ako ng tulong kay Bunso para linisin yan. Ayun, napakaswerte ko kasi nandito si ang pamilya ng jowa, ayan, para tumulong sa akin kasi wala lang kasi yung pamilya ko talaga busy sa kanilang mga buhay at syempre okay lang naman yun, naintindihan ko naman. Basta gusto ko lang sabihin sa kanila na love ko sila kahit na gano'n. Saka ang lahat naman ng ito, lahat ng mga bahay na ito, mga naipupundar na ito, pagdating ng panahon, gusto ko na ma-feel din nila at wala namang ibang pupunta ng mga property na to, Queens. Kundi sa kanila din, sa mga pamangkin ko kasi wala naman akong anak. Ayan, hindi ko din masabi kung mag-aanak pa ako pero 100% siguro baka hindi na kasi wala naman akong puerta para labasan ng Junakis. Ganun, alam niyo naman na talagang tayo LGBT, di ba? Pero okay na rin naman, tanggap ko na rin ang kahinat na ng aking buhay. So, ang drama lang. So, ito, Queens, yung ating kapitbahay na talagang gray and black ang kaniyang peg ng bahay. Ayan. So, awan ko, feeling ko baka white and green na. Gusto ko yung ano yung matcha color na green, i-combine sa white and brown. Ewan ko lang kung ano magandang pintura. So far, hindi ko muna iniisip yung mga yan kasi parang pang-finishing naman na yun. So ayan, Queens, ang update sa ating house renovation. Sana nagustuhan ninyo. And kung bago kay Queens, don't forget to subscribe and be part of our family. See you again, Queens, in the future. So, eto pala, Queens, bago tayo mag-goodbye, i-unbox muna natin yung ating nabili sa Shopee. Ayan, comment down below, Queens, if ever na gusto nyo ring malaman kung anong shop ko yung nabili para if ever na magpapagawa kayo, Queens, ng bahay in the future, at least meron kayong idea kung saang shop siya pwede bilhin. Kasi eto talaga, inisa-isa ko talaga yung shop sa Shopee kung saan makakamura. So, eto si Athena at saka si Apollo. And mostly si Athena talaga yung curious kapag may mga dumadating na package dito sa bahay. Curious talaga siya. Akala niya kasi dog food niya, akala niya gatas niya. So talaga nakaabang sila dyan, Queens, every time na may mga package na dumadating. Ayan. Ayun, tignan mo, nakaabang si Apollo, tingin-tingin siya. So, eto si Bunso yung humingi lang ako ng tulong kay Bunso para buksan yung package. Kasi syempre binivideo ko yung mga eksena, Queens. At natuwa naman ako dito sa package na to kasi talagang safe na safe talaga siya. Kasi most especially mga electrical outlet ang mga laman nito, Queen. So, talagang dapat i-secure nila yun. Nakalagay nga dyan sa box na meron siyang sticker na fragile. So, in fairness naman sa shop na nabilhan natin, talagang quality din talaga ang kanilang service. Ayan. So, tignan mo si Apollo. So, Apollo pala, Queen, is isang long-haired chihuahua. Siya ay 3 years old na. Oo, ang kanyang birthday is February. Natakot pa siya. So, ito, Queens, tignan nyo. Ito, sobrang safe talaga. At meron pang, ayan, parang color white na nakalagay sa ibabaw. Parang styrofoam siya na flat. Ayan. So, ito, Queens, yung mga binili natin. Meron tayong biniling roller para kapag nagpintura na tayo ng bahay, Queens. Ayan yung roller na yan, Queens. Nabili ko lang yan ng 35 pesos with handle na. Tapos yung bala niya is 25 pesos lang. Pero kung sa ordinary hardware natin bibilihin niya, nasa 40 to 50 pesos na yan. Tapos yung with handle, nasa 60 to 80 pesos na yan. Tapos itong drainage, Queens, 135 ko lang nabili. Tapos sa dito sa mostly hardware dito is 250. Tapos itong switch na to, yung two, yan, yung dalawang pindutan is 135. Tapos yung saksakan outlet na tatluhan is 145. Tapos yung isahan is na pindutan, Queens, is nasa 120 lang yan. Mm-mm. So, ayan, bumili din tayo, Queens, ng brush na number 2. Ayan. So, excited na kasi ako, lalo na dun sa dati kong bahay, Queens, talaga. Ako lang talaga nagpipintura. And very happy ako kasi matutulungan ako nito nila jowa, pati ng kapatid niya sa pagpapaganda. So, thank you so much, Queens, for watching. Our Bible verse for today, I can do all things through Him who strengthens me. Bye, Queens! Mwah!